Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaan na maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mo na mapag-alab kami ng digas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpatototoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo.
Nang siya'y salungatin nila at daitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ang bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag, tatayo na po tayo. Kong talaga magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako ay inyong makikita muli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang?
at hindi na natin siya makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pang ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sandibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Kaunting panahon lamang at hindi na ninyo ako makikita. Tinutukoy ng ating Panginoong Jesus na siya ay mamamatay at ililibing ng tatlong araw. Kaya hindi na siya makikita ng mga alagad. Ano ngayon ang ibig sabihin ng Panginoon at kaunting panahon na lamang makikita muli ninyo ako? Pag siya ay nabuhay na muli, makakasama ng Panginoon muli ang kanyang mga alagad. At ang Panginoon, aasikasuhin niya ang kanyang mga alagad ng gusto. Panahon ito ng ang mga alagad ay magiging masaya muli. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Tumayo po tayo. Inikakandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Ang ating tugon, gawin mo na kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon.
ang mga nabubuhay sa pangungulila at alamhati, naway makaranas ng makapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan na mga may sakit at may kapinsanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tungkayan mo po ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga kinakarap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Tumayo po tayo. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming pag-aakin, ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak. Nasambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumukay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikayag sa pangangasiwa sa sandibutan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakad na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Diyos ay purihin. Alleluia. Sa kanyang abang lingkod. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkain na nagbibigay buhay. Katulad na naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lakat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.